kababayan, tulad rin ng ibang ospital sa bansa, naka-white alert na dito sa East Avenue Medical Center. Mga kapamilyang, ibig kong sabihin ng white alert ay kumpleto ang mga doktor, personnel ng ospital at mga nurse. Ito ay para matiyak na magagamot ang mga pasyente nga napatukan. Kung makikita nyo ngayon po dito, ang kanilang mga gamot ay nakahanda na, nagagamitin nga nila bukas at sa Aunyo ng Enero. At ito pong lugar na kinatatayuan ko ngayon, itong kwartong ito, ito po yung tinatawag nila na additional o dagdag na kwarto para sakaling bumagsa ang mga pasyente na putukan ay handa sila. Ngayon pa lang naka-confine na dito ang 5 taong gulang na si Justin Nabora. Kwento ng kanyang ina, lumabas lang ng bahay si Justin nang biglang tamaan ng pikulo. At nang baong pinaglagyan ng pikulo ang kanyang kaliwang mata. Lumuwa ang mata ng bata, tinanggalan ng lens at kinailangang operahan. Sa hirap na dinadanas, madalas tulog si Justin. Pero ang higit na dinaramdam ng kanyang ina, wala silang pambiling pagkain at gamot. Galing silang probinsya at umuwi lang dito para ipagdiwang ang Pasko. Lihi po ako nagtulong, din naman po dumarating at tulad po ngayon, dami po reseta sa akin, wala po akong man. Sa 3 araw na po namin, din na po ako kumakain. Isa lang si Justin sa 28 na putukan sa Quezon City, simula December 21 hanggang December 30. Siniguro naman ang mga ospital dito sa Quezon City na sapat ang kanilang pasilidad at staff. Areas like conference rooms, pwede namin gamitin as admission rooms for incoming patients. We can even make use of our amphitheater. No? So, yun ang kasama sa ating paghahanda. Maging ang Batasan Super Health Center sa Quezon City, magdamag ding tatanggap ng mga pasyente. Inequip namin ito para matugunan ang lahat ng mga emergency cases o mga masusugatan dahil lang sa paputok. Nang sa gayon, malunasan sila agad-agad. Ito mga kapamilya, ha, paalaala po sa inyo, may direktiba ang Department of Health o ang DOH na wala pong ospital na pwedeng tumanggi sa kahit na sinong pasyente, ibig sabihin sa mga pampublikong ospital. Ibig sabihin, kapag ito po ay naranasan ninyo o tinirato kayo ng ganito, ng kahit na anong pampublikong ospital, kayo po ay maaaring magsumbong sa tanggapan ng DOH. Balik sa iyo, kabayan.